balm ko. Medyo pricey rin siya, pero matagal mo namang magagamit. Kasi ako, puripot ako. Pero kung alam ko naman na pricey nga siya, pero magtatagal sa akin, magagamit ko at effective sa akin, okay lang sa akin yun. Pero yung pricey, pero hindi siya effective, doon ako medyo ayoko na gano'n. Nangihinayang ako sa pera pag gano'n. Hi guys, magandang hapon sa inyo. Nag-film ako kaya nag-vlog na rin ako. So, anong oras na? 3:30 na ng hapon. Nakapag-film ako ngayong hapon kasi may nagbantay na aking baby, yung hubby ko, kasi nga nandiyan na. Kaya nakapag-film ako ng dalawang video ata yung na-film ko kanina. Gusto ko share pala sa inyo. Yung Lucas Papaw, guys, sobrang ganda niya talaga. Hindi kayo magsisisi, guys, na gumamit ng Lucas Papaw, kasi ganda niya talaga. Hindi ako nagbibiro ngayon. Wag lang kayong bibili sa iba kasi, or sa fake, kasi nga may lumalabas na mga fake ngayon ng Lucas Papaw, so nakakatakot. So ako, nagkataon lang na na-meet ko, o hindi ko pala na-meet, naka-chat ko, na-DM ko yung si seller na Tres Marias, ayan, at nalaman ko na authentic yung kanilang Lucas Papaw, kasi yung ating nila ay nagtatrabaho sa tawag ito, Australia, kasi ang Lucas Papaw ay product siya ng Australia, guys. So, nandito na siya sa Philippines. Matagal na kasi nga nakita ko sina Ann Curtis, sina Julia Barreto, siya kasi na Tony Gonzaga, gumagamit ng Lucas Papaw. So, sabi ko kaya pala maganda yung mga labi nila kasi nakatulong talaga yung Lucas Papaw sa kanila. Tsaka ang tawag doon, pwede rin siyang pangtanggal ng mga lipstick nyo kung may mga lipstick kayo na mahirap tanggalin. So ako, ginagawa ko siyang moisturizer ng aking labi. So napansin ko, at hindi lang ako ang nakapansin, marami nakapansin na parang gumanda nga daw yung labi ko. Siyempre, tuwan-tuwa ako kasi nga, dry skin kasi ako, di parang dry na rin yung labi ko, diba? So, ang ginagawa ko dun sa Lucas Papaw, ginagamit ko siya bago ako matulog. At siguro pagka nakapaligo na ako sa umaga, yan, ganun na gamit ko sa Lucas Papaw na yun. So, hindi ako nagsisisi na nakabili ako noon. Actually, bigay sa akin yung Lucas Papaw na yun. Pero hindi ako nagsisisi nga. Kasi nga, talagang worth it siya. Sinasabi ko lang sa inyo to kasi nga gusto kong i-share sa inyo yung iba kasi yung vlog na ganito kaysa dyan sa review lang, diba? Parang nire-review ka na rin, sinasabi ko sa inyo. Natutuwa lang ako kasi nga may changes talaga sa labi ko. Parang siyang yung lumambot yung labi ko. Tapos, madali siyang lagyan ng lipstick. Yun yung pinaka gusto ko doon. Madaling lagyan ng lipstick kasi yung labi ko, lalo pag mga matte lipstick yung gamit ko, mahirap lagyan ng lipstick kasi nga, alam niyo naman pag matte, di ba? By the way, kapag nga pala kayo dry skin kayo kagaya ko, huwag na kayo gumamit ng mga matte lipstick kasi lalong magiging dry yung mukha niyo tingnan. Mas maganda yung medyo ma-oil o satin o ano pa bang mga, basta yung wag matte. O depende sa inyo kung hiyang kayo o ano kayo sa matte. Kasi ako, dry skin ako. Mas preferred ko para feeling ko lang naman ha, sa akin lang naman to. Mas magandang gumamit ng mga yung para ma-moisture na lipstick. Kalimit nga ginagamit ko mga mahilig ako sa mga lip balm na may yung kagaya nga nung yung lip balm ko. Medyo pricey rin siya pero matagal mo namang magagamit. Kasi ako, puripot ako, pero kung alam ko naman na pricey nga siya pero magtatagal sa akin, magagamit ko at effective sa akin, okay lang sa akin yun. Pero yung pricey, pero hindi siya effective, doon ako medyo ayoko na gano'n. Nangihinayang ako sa pera pag gano'n. Pero pag ganitong mga prices siya, pero alam ko magagamit ko siya na matagal at meron siyang magandang epekto sa balat ko at sa paggamit ko, okay lang sa akin yung mga gano'n. Ano ba yung lip balm ko? Pakita ko sa inyo guys yung lip balm ko. Eto, yung Beso Balm. Matagal ko na itong ginagamit, guys. Hanggang ngayon, ayan pa rin. Hindi pa ako nakakabili ng pamalit na ito. Ayan, ang haba-haba niya pa. Hindi ko pa siya tinataas na sobrang taas. Ayan, sobrang haba niya pa. So, every time na meron akong lakad, ito yung ginagamit ko kasi
ang ganda ng lip balm na to kasi nga nagkukulay na siya sa labi mo, tapos minty siya. Ito, meron akong review nito. Kung gusto niyo mapanood, ilalagay ko yung link dito sa card o kaya sa baba sa may description ba. Ang ganda nito. Mahal din to na $3.99, imagine, 'di ba? $3.99. Ang mahal, 'di ba? Ganito kaliit lang. Sabi ko nga sa inyo, guys, okay lang na pricey, basta worth it o yung magagamit nyo ng matagal. So kagaya nito, ilang buwan na to sa akin, siguro mga 6 months na o more than 6 months, kasi matagal naman yung expiration nito, kaya okay lang. Kagaya ng Lucas Papaw, 2020 pa yung expiration nito. So eto naman, mas mura pa nga to kaysa dito. Eto nga, kung tutusin mo, ano to, $400, liit, diba? Eto, 315 lang, 25 gram. Imagine, mas malaki siya kaysa rito, yan. Pero matagal mo rin itong magagamit. Bukod doon, pwedeng ipagamit sa iba itong Lucas Papaw. Yun yung maganda doon. Yun yung sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manghihinayang. Ako kasi nga, kuripot ako, lagi ko sinasabi sa inyo. Kuripot ako, kaya lang, hindi ako nanghihinayang pag mga ganitong produkto na alam ko magtatagal sa akin at worth it naman. So, kaya ko lang sinashare sa inyo to kasi nga, nahiyang. So, piling ko naman may hiyang sa inyo to kasi, ano ba naman to, lip balm lang naman to. Tapos ito, ointment lang naman to, di ba? Parang mga, tawag dito, mga petroleum jelly lang naman. Tapos ito, parang yung nilalagay mo lang na lip balm sa labi mo, ganun lang. So, yan. Yan yung sinasabi sa inyo. Yan yung mga favorite kong product. Itong dalawang to, favorite ko to sa labi parehas. So, focus nga. Minsan nagpo-focus din ako sa labi ko kasi nga, ano ako eh, dry skin. Inuulit ko, dry skin ako. Gusto ko, ano, yung labi ko medyo glowy, malambot tingnan, yan. Kasi nga, hindi nga ako nagamit ng mga ano. So, bukas gagamitin ko sila kasi meron kaming swimming. At syempre, total naman, meron akong ano itong katidal. Ito, nireview ko siya kanina. Maganda siyang gamitin kasi meron siyang SPF 50 PA++. Natry ko itong gamitin bukas sa swimming namin. Yan. Hindi pa pala ako nakakagawa ng video ko ng mga favorite na product ko, no? So, siguro sa mga susunod kong video, gagawa ko ng ganong ano, video, yung mga favorite na product na ginagamit ko. Yun lang, wala lang akong ano, natapos na kasi ako mag-film, kaya sineshare ko sa inyo yung mga bagay na ginagamit ko, naging effective sa akin, para malay nyo, di ba? Maging effective din sa inyo. Sayang din naman, di ba? Ano pa ba? Wala naman akong ganap sa buong maghapon. Yun lang, tanging nag-film lang ako ng dalawang video ko. At sana ma-edit ko siya para mayroon akong may upload. So, sa mga susunod na araw, magiging busy ako kasi nga magpapagawa kami ng bahay. Kasi nga, liit na itong bahay namin. Sobrang liit. Ano lang siya, parang studio type lang siya. Yung kwarto namin medyo malaki, yun lang. Itong sala, dito ako sa sala nag-film kasi sa kwarto, minsan giniginaw ako kasi nga pag ganitong mga oras, mainit, 'di ba? Bukas yung aircon. Nahirapan ako mag-film ng ganun, giniginaw ako, nilalamig ako. Ewan ko kung bakit, pero yung mga ibang video ko doon ko siya kinano, film sa loob ng ano ko ng kwarto namin. May nagtanong pala sa akin kung anong kulay ng contact lens na ginagamit ko nung nakarang video ko. Kulay gray po yung contact lens na yun. Saan ko ba binili yun? Binili ko lang yung sa pamangkin ko. Sa EO yata niya binili yun. Hindi ko alam, pero parang sa EO niya binili yun. 1 year ata yung ano nun, yung expiration niya. 1 year. Tapos ano lang siya, 300. Hindi ko alam kung mura ba o mahilig din ako sa mga contact lens. So, hindi, bihira nga lang ako maglagay kapag nag-film ako. Kaya na yun, tinanggal ko na kasi nga nag-film na ako kanina. Pero, mahilig din ako sa mga contact lens. Minsan gusto kong gumamit ng mga iba't ibang kulay na contact lens habang nag-film ako.
By the way, itong quintas kong to, galing to kay Sis Lawrence. Heyit yung ano niya, Heyit. Heyit Lawrence yata yung YouTube channel niya. Binigyan niyo sa akin to mga 2 years ago na. 2 years ago na. Oh, 2 years ago na. Happy birthday niya sa akin. Itong quintas na to. So hanggang ngayon, ginagamit ko siya. Salamat Sis Lawrence, shout out. Ay, tama, mag-shout out na rin ako. Shout out kay Bree, B-H-R-E-E. So, meron siyang YouTube channel. So, kung gusto niyo subscribe, subscribe nyo. Shout out na rin kay Sis K, Mojito Monologues. Napakabait ng tao niya, promise. Sobrang bait ni Sis K. So, subscribe nyo rin yung channel niya. Lalagay ko yung link dyan sa baba. Kay Sis Sin, yan, subscribe nyo rin yung channel niya. Ilalagay ko rin yung link dyan sa baba. Kanino pa ba? Sino pa ba? Hindi kasi ako prepared. Bigla na lang ako nag-shout out, no? So, yun lang yung mga naalala ko. Kaya kanina pa ba? Kay Sis Joy. Joy in your heart. So, yan. Lagay ko rin yung link niya sa baba. I-ano nyo, i-subscribe nyo. Nag-ingay yung anak ko. Lumabas ng kwarto. So, kasi yan yung mga nakasalumuha ko. Hindi ko na-meet na personal, pero kahit pa paano nakaka-chat ko, ganyan. Babait na mga taong yan. Sobrang babait na mga taong yan. So, ang kailangan lang natin palagi ay magmahalan at magbigay. Okay, mag-away-away, yung pangit nun. So, guys, yan lang. Kay Sis Maya pala, hello. Kay Sis Ann, kay Sis Misang, sino pa ba? Kay Sis Isyang Luca. Yan, ang ganda ni Sis Isyang Luca. Naganda rin ang mga reviews niyan. Kanina pa ba? Hindi ako ready eh. Kasi sayang, dapat pala nilista ko yung mga i-shoutout ko, no? So, yun lang yung mga naalala ko. Kay Sis Pinay Introvert. Kay Sis, Dali. Yan, hello. Kay Sis Leon Tony. Hi, sir. Mahilig siya sa mga reaction. Kanino pa ba? Sayang nga yan, nawala doon yung kanyang video na delete. So, napanood ko yun, yung ano niyang yun. Nanginayang siya kasi marami ng views sana. Kanino pa ba? Christian Pelaez. Hello. Kanino pa ba? Kay. Basta hello sa inyong lahat. So, yung mga hindi ko nabanggit, siguro pag nag-shoutout ulit ako, babanggitin ko pa yung lahat. Kasi hindi ko naman sukat akala yung makakapag-shoutout ako. Kasi nga naisip ko si Bree. B-H-R-E-E. Yung batang to. Mabait tong batang to. Nakanta tong batang to. Galing tong batang to. So guys, yun lang sa ngayon. Maraming salamat, babu!